Nagbabalik na naman tayo mga kabards in the National Pre-Poll Qualification goes to BBM Sara. Ito ang kumpirmadong balida mula mismo sa governor ng Tarlac na walang iba kundi si Susan Yap, kung saan ay nailaglag ang mismong chairman ng National Pre-Poll Qualification na walang iba kundi si Senate President Tito Soto, maging ang katambal nito na walang iba kundi si Senator Pink Lacson. Kinumpirma mismo ni Yap kahapon ang nasabing balita kung saan ay ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio at ang presidential candidate na walang iba kundi ang dating senador na si BBM ang dadalhin ng buong Tarlac sa darating na 2022 national election. Ito ang full report kung saan ay pinanandigan mismo hindi lamang ni Governor Yap maging ang representative sa Tarlac na kahit pa ang chairman ang nasabing partido ang Senate President na si Tito Soto ay hindi diumano nila inendorso ang kandidatura nito sa halip ay manindigan sa tambalang Marcos Duterte sa darating na 2022 national election. Ito ang mainit na balita ang pinupuktakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang kinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago natin panoorin ang buong video na ito, ano pang inaantay niyo mga kabards? Mag-subscribe ka muna para mas maging updated ka palalo sa mga bagong news update video na i-upload namin soon. At yun na nga mga kabards, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ano man yung balitang pumalag ang kampo ng National Pre-Poll Qualification ng partido ni Senate President Tito Soto sa Tarlac kahapon kung saan ay harap-harapang inalaglag ng tambalan nila Senator Pink Lacson at inendorso ng mga Yap maging ng ilang partido ng qualification at presidential aspirant o walang iba kundi ang dating senador na si BBM at ang presidential daughter naman na walang iba kundi ang Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Sa painit na laban at pagbakan sa politika ay tunay nga daw na walang permanente sa mundo ng kanilang ginagalawan, ang dati nilang kalyado ay aanib na sa kung sino ang gusto ng mga tao at kung sino rin ang mga pagbibigay ng pagkakaisa sa bawat Pilipino. Ayon nga di mo na sa inyong isilusibong report mula sa Manila Bulletin. Soto chaired NPC endorses Marcos Duterte. Tarlac City, Tarlac, the Nationalist People's Coalition NPC has endorses the candidacy of Unity in Presidential Bet Bongbong Marcos and his running mate Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Leaders of the long-standing and influential party came up with their endorsement during the meet and greet with the local and sectoral leaders organized for Unity by Governor Susan Yap and his brother Tarlac Rev. Victor Yap, who both belong to NPC at the Diwa Multipurpose Center here. The party was formed by the late business tycoon Eduardo Cuandranco Jr. is now chaired by Senate President Vicente Soto III, who incidentally is verified for the vice presidency in the May 2020 polls. Tarlac is known opposition bellwether mostly due to its connection with the Aquino political family. Soto is running mate of independent PAL aspirant Senator Panfilio Lacson. Rep. Yap said his governor sister, who is the party leader in their province, has given them the freedom to choose who to support among the presidential and the vice presidential hopeful. Ako po ay natasan na magsalita ng isang commitment ng partido ng NPC sa aming lalawigan. Si Governor kinausap lahat ng mga membro ng Tarlac, pati ang mga pamilyang kinikilala natin dito tulad ng mga Juang Kwangko. Kinausap din niya ang mga leader ng partido upang ibigay ang laya na tayo ay sumunod na dito sa tandem. I've been asked to talk about NPC's commitment as a party families like the Cuandrancos. She also spoke with the party leaders in order to give us the freedom to follow the Marcos Duterte tandem, he said. When asked to clarify his statement about their support, he said the NPC Tarlac chapter and its political allies have decided to back the Uniteam candidates. Yes, with the provincial NPC and those other supports, the BBM Sara tandem, the congressman said in a text message. The lawmaker introduced Marcos during the program as the best candidate for president in upcoming May 9 elections.
For her part, Governor Yap thanked Mayor Duterte and her father, President Duterte, for pouring infrastructure projects in Tarlac despite its link to the opposition. I feel the warmth of this administration. It is my responsibility to relay campaign hard for her. No other than ang aking minamahal at kinakilala ko, Mayor Sara Duterte. She told her constituents before introducing the Lakas Christian Muslim Democrats chairperson at the event. Yap then joined Marcos during the Paniktang Grand Rally of the Unity Administration ticket. Marcos and Mayor Duterte and the frontrunners in the surveys for President and Vice President respectively. And quote, sa naging balitang ito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang di umanong kinumpirma ni Governor Yap na malaking di umano ang utang na loob nito sa mga Duterte, lalo na sa Pangulo ng Bansang Pilipinas dahil na priority nito ang probinsya ng Tarlac kahit na may mga alita ng Aquino at mga kasalukuyang nasa gobyerno. Tinitiyak daw di umano ng gobyerno at representative ng Tarlac na kahit paman ay ang chairperson nila, ang Senate President, walang iba kundi si Tito Soto na tumatakbo din na Vice President ay hindi di umano nila ito sasantuhin ay inindorso ng buong tapang ang tambalang BBM Duterte tandem. Magalit nga daw ang magalit sa ilan sa kanila ngunit pinanindigan mismo ng mga Tarlakenyo na solido ang suporta nila sa ngunang tambalan sa darating na May 9, 2022 national election. Nang lumabas ng ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo na social media and netizens posted. Salamat naman at natauhan ng mga matitinong politiko, hindi para mga lasing na maging dilaw kahit puro kahihiyan ang ginawa nito noong kapanunuhan nila BBM Sara and the best tandem. Huwag bibitaw, magkakapante, we pray every day for BBM and Sara tandem, ang mga kalaban ng overtime, God's ways, and will we pray for Uniteam, hashtag 7BBM, and hashtag 4Sara for solid Uniteam. To God be all the glory, amen. Mas marami kami sa inyong maniniwala kay BBM Sara tandem. Filipino supports unity. Welcome news for us BBM Sara supporters, but I feel bad for Soto and Lacson with their party abandoning them at the high of their political struggle. Tama lang sawa ng tao sa pamumunitika, kailangan no at panahon ng mga pagbabago para sa ikaunlad ng lahat. Yes, political parties had the call of presidential candidates and Bongbong Marcos for unity. That means he is an effective leader. I also that NPC choosing Tito Soto is a good decision. Mid. Let's all join the unity team by Bongbong Marcos and Sara Duterte. I'm so excited to see BBM in Malacañang. Unity is the key for development of the country. Go unity team. Nakaka-overwhelm nga talaga ang unity team. Alam naman talaga nila na wala nang magagawa ang kabilang kampo. Obviously, BBM is our future president. Ininday Sara, our vice president. BBM Sara, unity team, nagkaisa at nagmamahal. At walang iwanan, maraming presidential aspirants, iniwan nila mga VP tulad ni Soto at Yenza, Doc Ong at Kiko. Alam na kulilat sila sa surveys. Salamat naman, Mr. Soto. Alam ko alam nyo ang totoo at kung ano ang magandang mabuti sa next generation. BBM Sara tayo solid. God bless the Philippines. Mabuhay. Solid Marcos in Sara Unity. Solid Marcos Duterte. Salamat, Madam Susan Yap. At si BBM Sara ang sinuportahan mo. Tama lang na manguniti tayo, pang-united tayo, mas madali ang asenso. Kawawa naman yung kandidato ninyo. Sana pinull out nyo muna ang kandidato nyo. Grabe talaga tong politika sa Pinas. God bless you all, BBM Sara, pa din po ako. Suportuhan niyo kayo kala BBM Sara, Sir Lacson, and Tito Soto para sa pagbabago makiisa na po kayo sa unity. You Lord, God is good all the time. Solid BBM Sara 2022, good luck. Solid BBM and Sara Unity Team. Ang pagkakaisa ay makakabuti sa ating bansa. Alisin nga ang paninira at mag-move on na tayo lahat. Kasi pamilya, kung di magkakaisa, ay hindi magiging maganda ang sitwasyon.
Solid BBM in Sara 2022, BBM Sara, Best Tandem, Best Leader, Brilliant, Humble, Pangarap, Magkaisa, at Pagsama-sama para umunlad at makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Naniniwala sa kakayahan ng mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. And kung sa naging komento nga ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong nagustuhan nga di umano nila ang balitang ito kung saan ang isang partido na naman ang piniling suportahan ang kandidatura ng Tambalang Marcos Duterte Tandem sa darating na 2022 national election. Kasi ayon di umano sa kanila ay talagang tama naman daw ang naging desisyon na ito kasi sa di umano ang dating senador na si BBM sa lahat ng mga pagpipili ang kandidato sa pagkapangulo ang nagtataglay ng mga katingian dapat taglayin na magiging susunod nating leader at yun ay katulad ni PRRD na matapang, matalino at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Dagdag pa, di umano nila ay masaya nga di umano sila kasi nga ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang mulat sa katotohanan at alam na di umano nila kung sino ang kanilang dapat na susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay walang iba kundi ang nating senador na si BBM sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at presidential daughter na naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. At yun na nga mga kabards, ano ang masasabi mo kung kayo ang tatanungin? Ano ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan ay matapos ngang ilaglag ng Nationalist People Coalition ang chairman nito na walang iba kundi si Senate President Tito Soto ay unofficial na inihayag ng pagsuporta nila sa tambalang nangunguna ngayon na walang iba kundi ang Marcos Duterte Tandem? At ano rin ang masasabi mo sa naging balitang ito na marami sa ating mga kababayan kung saan ay masaya nga daw di umano sila kasi nga ay marami na sa ating mga kababayan ngayon ang mulat na sa katotohanan at alam na di umano nila kung sino ang kanilang dapat na susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election at yun daw ay walang iba kundi ang dating senador na si BBM sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas and a presidential daughter naman na si Davao City Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano pa inantay nyo mga bards? Comment mo na yan sa baba para mabasa ko yan mamaya. And of course, kung nagustuhan mo ang video ito, ay wag na wag mong kalimutan mag-iwan ng like at pag-share na din ang balitang news video ito para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. Thanks for watching!